Hi guys! Welcome back to Mommy Vis Garden. So, dito na naman ako sa aking tambayan. Siyempre, yung ating garden. Gusto ko lang mag-break saglit. Medyo napagod ako dun sa mga ginagawa ko sa loob. So, yun. Gusto kong pakinggan muna yung huli ng aking mga ibon at yung tubig sa likod. Yung sa fish pond natin. Tapos, syempre ito na yung pinaka-relaxation eh. Pag nag-aalaga ka ng halaman, ang pinaka-break mo yung pagdidilig ng halaman, pagre-repot ng halaman. Yan. Kasi parang nakaka-relieve talaga ng stress. Nakaka-relax talaga. So, gusto ko na rin i-share sa inyo yung mga isa sa mga favorite na halaman. Isa sa mga favorite na halaman na gustong-gusto kong i-propagate. Kasi, ang dali talaga nilang paramihin. So, na-feature ko na rin sila dun sa mga naunang video ko before. Yung ating mga POTHOS. Yan. So, pakita ko sa inyo guys yung mga POTHOS na meron ako dito sa garden. Umpisahan natin dun sa golden POTHOS. So, ito yung mga golden POTHOS na pinropagate ko through water propagation. So, pinapaugat ko muna sila. Yung cuttings, pinapaugat ko muna sila sa tubig. Then, after that, siguro mga 2 weeks after, pag may bago na silang ugat, tinatanim ko na sila sa lupa. So, ayan, no? Malulusog. Yung mga POTHOS, gusto nila, based on my experience po, ha, gusto nila yung parati silang nadidiligan, tapos nasa bright shaded area. Yan, bright shaded area. So then itong mga to, yan. So lahat to pinropagate ko. Ito lang since nasisikatan sila ng araw paghapon. Hindi na sila kasing dark green ng mga unang pinakita ko sa inyo. Parang nagiging mukha na tuloy silang neon POTHOS na, oh. Parang hindi na green na green yung dahon nila. Yan. Dami, oh. Yan. Dami. Kasi ito, kaya sinabi ko na parang nagmumukha na silang neon POTHOS. Ito, binili ko kay nanay natin nakaraang linggo. Ang sabi niya sa akin, neon POTHOS yan. So, ito pa, ang aking golden POTHOS. Yan. Propagated din yan. Ang haba na, oh. Actually, hanggang dyan na siya sa floor. Yan. Then, meron pa dito. Yan, puro golden POTHOS yan. Ito, guys, ang sinasabi ko sa inyo, na ayaw ito, kaya siya nagkaganyan, nasa sunburn, dahil nasisikatan to ng matinding araw eh, pagdating ng hapon. So as much as possible, dapat talaga nasa bright shaded area lang sila. Ayan, no? Diba? Ang laki ng difference nitong nasa direct sunlight compared doon sa isang pinakita ko kanina. Ayan. So kung may paglalagyan kayo na nasa bright shaded area, yun ang best na pwesto para sa kanila. So, yan yung golden POTHOS. Meron akong yan, isang bagong binili, yung Enjoy. Ito naman yung tinatawag na Enjoy. Di ba ang ganda ng ano niya? Ng leaf pattern. Yan, o. Ang tagal ko na, guys, gustong magkaroon ng ganyan. Recently lang ako nakabili. And ito, ang liit, di ba? Ang liit niyan. Ayan, o. Apat na leaves lang. Nung binili ko 3 leaves, binili ko yan for 100 pesos. So, compared dun sa mga ibang POTHOS, like yung kanina pinakita ko na golden, mas mahal tong ano eh, tong Enjoy. Yan. And, ang gusto kong i-flex talaga today na POTHOS ko is itong
Yan, yung ating silver satin potos. Pasensya na po, maingay yung mga aso. Kasi ganyan yung mga aso pag may dumadaan sa kalsada. Nag-iingay talaga sila. So, going back sa aking piniflex, ayan yung ating silver satin potos. Ito, favorite ko talaga to. Bumili ako sa online seller. Nung binili ko to, guys, ano lang yan? Dalawang dahon lang na nakalagay sa maliit na paso. As in, sobrang liit ng paso na plastic. Yan. So, kinip ko siya dun sa original na paso niya for like 2 weeks. Then, nag-decide ako na ilipat siya sa mas malaking pot. Yan. So, linipat ko siya dito. Kita nyo naman, no? Yan. So, siguro nasa akin to for like 2-3 months na. Pero, ayan na siya. Oh, diba? Ang lagu-lagu na trailing. Yan, no? Actually, pwede ko na itong ipropagate kung gugustuhin ko. Pero, pinapabayaan ko lang siya muna. Yan. Bumili ako dun sa online seller na yon ng dalawa. Pakita ko sa inyo yung isa. Yan. So, bago ko ipakita yung isang ganyan, isang silver satin photos. Ayan. Pakita ko rin yung driftwood na renevive ng husband ko. Ito yung nilagyan niya ng base. Kasi dati, wala na yung base eh. So, linagyan lang ng base. Tapos, yan. Nagagamit na namin siya ngayon. Yan. So, ito yung silver satin na isa. Then, ito, guys, yung pangalawa na sinasabi ko sa inyo. Binili ko rin yan sa online seller. Yan. Yan. So, ang lalaki na rin ng dahon niya. So, ito naman, gusto ko siyang pagapangin. Kaya, dinagyan ko siya ng stick. Para, yan. Tapos, tinadian ko yung mga dahon niya. Para lumaki yung dahon pataas. Tapos, ito yung pangatlo, guys. Ito naman. Ito. Yan. Binili ko naman to sa silang. Nung binili ko to, ano lang yan, I think 2 or 3 dahon. Tapos, yung dahon niya pa, ano na, punit. Or nagda-dry. Pero, binili ko pa rin siya kasi okay naman yung roots niya eh. So, tingin ko, mapapalago ko siya. So, kita nyo naman, di ba? Ano? Ayan. So, na-flex ko na po yung aking photos. Especially yung silver satin photos. So, in terms of care tips, ang pwede ko lang pong i-share sa inyo, based on experience, ha, kung paano ko sila napalago ng ganon, is, first, gusto talaga nila ng dinididigan or gusto nila basa yung lupa nila. So, dinididigan ko sila once in the morning and once in the afternoon. Yan. Then, secondly, nakalagay lang talaga sila doon sa bright shaded area. Kasi pag nainitan sila or binidad sila sa araw, nasusunog yung dahon tapos nagkikurl. So hindi po sila lalabas na kasing ganda nung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos in terms of soil naman, tulad ng nabanggit ko, yung soil na ginamit ko is combination of compost at saka yung rice hull. So dapat yung fast draining yung soil na gagamitin natin sa kanila. So basically yun lang po, as simple as that, yung routine na ginagawa ko in taking care of my silver satin photos. And alam ko challenging yung pag-aalaga sa kanila for a lot of people, kaya naisipan ko na i-share yung care tips na ginagawa ko para mapalago nyo rin yung mga silver satin photos nyo. So, yun lang po for today. I hope that you like this video. And if you did, I hope that you give me a thumbs up sa mga bago po sa aking channel. This is Mommy V once again from Mommy V's Garden. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please consider subscribing. At pakipush nyo na rin po yung bell button so that you get updated sa mga iba pang videos na i-upload ko. So, maraming salamat po. Maraming salamat for watching. God bless us all and stay safe, everyone. Bye.